Welcome back to my YouTube channel, mga karibetero. So ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung bakit nga ba bawal ang matatamis sa ating mga alagang rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo talaga matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So simulan na natin, mga karibetero. So karibetero, di ba nagbibigay tayo ng matatamis, pero in minimal amount as a treat lamang. Bakit? Ayun ang tanong, mga karibetero, di ba bakit? Nga ba? Ang sugar po is pwede po mag-cause ng kwensa rabbit, ng diabetes. Mga karibetero, alam naman natin ang diabetes pag meron sa tao ay life-threatening rin po ito. Ibig sabihin, nakakamatay po ang diabetes sa ating mga alagang rabbit. So, ano nga ba yung diabetes? So, yung diabetes is yung pagkakaroon ng masyadong mataas na amount ng sugar sa dugo ng ating mga alagang rabbit. At hindi po nila ito na-maintain ng maayos. So, mga karibetero, hanggat maaari ay huwag tayo magbigay ng carrots. Carrots po is napakatamis, mga karibetero. At kung magbibigay lang kayo ay na minimal amount lang hanggat maaari. At wag na tayong magbigay ng mas marami sa isang carrots, mga karibetero. Hindi lang po diabetes ang pwede po maging problema natin pag pinakain natin ito. Isa rin sa magiging problema natin kapag ang ating rabbit ay nakakain ng maraming mga sugar, ay pwede po sila magkaroon ng tooth decay or magkaroon sila ng tooth problem. Kasi pag nagkaroon ng tooth problem po ang ating mga alagang rabbit, pag nasaktan po ito, may possibility na hindi na po ito kumain. Kaya iniwasan natin, mga karibetero, na magkaroon ng tooth decay yung ating mga alaga rabbit. Meron pa, mga karibetero, pag nagkaroon pa ng tooth decay ang ating mga alaga rabbit, ay pwede po itong umabot hanggang sa may kanyang mata. Ayan, pag nakita nyo nagluluha at saka naglalaway po yung ating mga alaga rabbit, may possibility ito na meron pong tooth decay or nasira po yung kanilang ngipin. So, imagine niyo naman kung kano kasakit ang masiraan ng ngipin, di ba? Mga karibetero, kung kayo nakaranas na ng tooth decay, alam niyo naman ang sakit ng ngipin, di ba? Ganun rin po sa mga rabbit. Mas sensitive pa nga po sila kumpara sa tao. So, ayun, mga karibetero, hangga't maaari ay iwasan natin ang pagbibigay ng mga matatamis. Mangalawa po, yung mansanas, mga karibetero. Yun yung mga dapat iwasan na bigyan ng masyadong marami. So, pwede natin bigyan mga rabbit natin ng mga isang slice lang at ganun para ma-maintain po natin ng kahit pa paano naman kailangan pa rin naman ng sugar ng mga rabbit. Pero excessive or parating pagbibigay ay nakakasama sa kanila. So, tandaan kung magbibigay man kayo ng mansanas ay tandaan ninyong tanggalin po ang buto nito bago po ibigay sa ating mga rabbit. Bakit po? Meron itong tinatawag na cyanide. Ang cyanide po ay sa pinapoisonous na type ng lason po dito. At baka pwede pong bumalagta na lang po yung rabbit nyo at nakalimutan nyo pong tanggalin yung buto ng mansanas or ng apple. Mga karibetero, hangga't maaari po yung buto ng mansanas po is tanggalin natin. Kasi once na nangat-ngat yan or nadurog, ay nagpo-produce po ito ng cyanide as a self-defense mechanism po ng halaman or ng bunga ng mansanas. So mga karibetero, iwasan natin ang pagbibigay ng mansanas na meron pang buto. Ayun po, mga karibetero. Ang susunod po sa matatamis na ano ay ang mangga. Mga karibetero, yung hinog na mangga, pwede po tayong magbigay pero per slices lang ka, sabi ko nga lang. Kapag nakakain po yung mga rabbit noon, ay pwede po kasing pagkain po kasi ng bacteria yung sugar. Kaya once na umabot po sa tiyan nila kasi merong bad and good bacteria. So kadalasan kapag may matamis na nakakain or kwan, mas mabilis nagmumultiply po yung mga bad bacteria kesa po sa good bacteria sa tiyan ng ating mga alaga rabbit. And kapag dumami po ng dumami yung bacteria, pwede po ito mag-cause ng toxin or ng lason sa katawan ng ating mga alaga rabbit. Pag nagkaroon ng toxin, ang mga rabbit po hindi nila naisusuka yung nakain na po nila or naididighal or kwan. Ang mangyari, ang way of elimination po nila ng toxin is through feces or tae nila.
Ang mangyayari pag nagkaroon ng feces or kwan ay magtatay po sila or magtatay, mabasa yung tahi nila. Pag nangyari po yun mga rabbitero, hanggat maaari yung rabbit na yun, example ito nagkaroon na nagtatay, ay hiwalay po natin agad sa ating mga alagang rabbit. Kasi ang pagtatay, pwede po itong nakakahawa kung ito ay bacterial or viral infection mga rabbitero. Kaya kung hindi naman yung dahilan dahil sa pagkain, ay pwede itong makahawa sa iba nating rabbit. At syempre, alam naman natin kapag nagtay na yung ating alagang rabbit ay mahirap na itong gamutin. Bakit? Kasi yung mga rabbit po ay magkakaroon ng excessive fluid loss or magkakaroon po ng dehydration. So medyo mahirap po yan, mag-fluid therapy pa po tayo sa mga alaga natin rabbit, na which is very, hindi naman ano, medyo expensive and not practical. So kung kwan, ganun yung nangyari, pwedeng katayin na lang, ganun. Kung alanganin na talaga, tsaka makikita nyo naman sa mukha ng rabbit kung mukha pa itong mabubuhay or mamamatay na. Kadalasan naman, kaya naman nakakaligtas yung mga rabbit sa pagtatae, pero sa GI stasis ay may ibang usapan to. Medyo mahirap po yun, or yung halos di na tumatay yung rabbit, o yung mga ganun. Tsaka, pag nagbibigay po tayo, ito pa, may susunod na pwede rin ipakain yung bunga po ng bayabas. Pero ito, pagbibigay ng bunga ng bayabas ay hindi po masyadong recommended kasi mataas po ito sa vitamin C. So ano nga bang mangyayari pag mataas ang vitamin C sa ating mga alaga rabbit? Mga rabbitero, ang mga rabbit ay hindi po masyado nakaka-absorb ng vitamin C. And kapag nasobra ng vitamin C po ang ating mga alaga rabbit, ay pwede po ito mag-cause ng kidney failure or renal problems or yung kidney nila ay masira. Kaya mga rabbitero, lagi natin tandaan, huwag tayong magbigay ng masyado matataas na vitamin C sa ating mga alagang rabbit, lalo yung mga halaman na matataas sa vitamin C. Mahirap po yun kasi ang rabbit is hindi po nila masyadong kailangan vitamin C. And alam ko, kaya ata nila mag-produce sarili sa katawan nila. So, magbibigay pa yun ng dagdag vitamin C, ay pwede po ito magkaroon ng renal problem. So yun mga rabbitero, tandaan nyo, pagbibigay ng vitamin C na extra sa ating mga alagang rabbit ay sobrang minimal lang po at baka kasi magkaroon pa tayo ng problema. So alam naman natin, pati calcium, ayan, mataas na calcium sa ating mga alagang rabbit ay pwede po mag-cause ng mga bato sa kanilang gallbladder. Alam naman natin, pag umiihi ang mga rabbit, minsan kulay pula, diba? Yun yung mga tinatawag na calcium deposit. Kasi mga rabbit, hindi po nila masyadong masyadong ina-absorb po yung mga vitamin ay mga minerals na katulad po ng calcium. Kaya ina-excrete na lang nila. Tsaka yung kumakain sila, yung pigment ng halaman or yung kulay ay sumasama rin po sa ihi nila. Kaya dumedepende po yung ihi nila sa kinain po nila mga karabitero. Kaya ayan, lagi na lang tayong extra precaution sa pagpapakain sa ating mga alagang rabbit. Iwasan yung mga matatamis, yung may mataas na vitamin C, tsaka yung calcium. So yun mga rabbitero, yung mga tips na dapat natin malaman tuwing nag-aalaga tayo ng rabbit. Lalo na po sa mga beginner, ito po yung recommended na dapat pinapanood nyo muna or kwan. Dapat alam natin kasi hanggat maaari ayaw natin mamatay ng alaga rabbit or magkasakit. Lalo na pag beginner, nagkasakit yung alaga nilang rabbit, dun sila minsan natataranta yung iba kasi hindi nila alam gagawin. Kaya yun mga rabbitero, sinasabi ko nga, prevention is better than cure. Huwag na natin umabot yung ating mga alaga rabbit na magkakasakit, na mahirap gamutin. Siyempre kahit yung naman yung expert na o marunong, kapag nagkasakit na may alaga, hindi naman tayo Diyos, kahit gamutin natin, minsan hindi pa rin umaabot ng buhay. Kaya eto, ginawa ko itong video na to. So, salamat lang sa pakikinig. Dito na lang ating video. Kung meron kayong katanungan or suggestion, please comment down below mga rabbitero. At sasagutin po natin. And don't forget to like na rin kung nagustuhan. And share sa mga friends para malaman pa nila yung mga bago knowledge or paano ba mag-alaga ng rabbit. And also, don't forget to subscribe to our channel. Kasi once na umabot po tayo na 5,000 subscriber, either magbibigay po tayo ng free rabbit or ng free t-shirt. Kaya mga rabbitero, subscribe na sa ating channel para magkaroon tayo ng chance.
And salamat po sa pagkikinig and mabuhay lahat ng mga nag-aalaga ng rabbit sa Pilipinas.